Ganda pala rito sa Krakow eh. San-san tayo napapadpad? Ba't ngayon lang tayo napunta rito? Masarap tumira dito, Papa nga. Kahit hindi natin siguro tayo bumalik ng Pilipinas. Ganda pala rito sa Krakow? Iniisip na naman ba si Sofia, Papang? Ako? Isang linggo ka nang din lumalabas ng kwarto. Miss ka na namin. Ako? Isang linggo na rin. Wala pang balita kay Nicholas. Hayaan mo, Apo. Hindi tayo titigil ng pagdarasal para sa kanya. Alam kong masakit sa kanya yung nangyari. Ko na rin siya iniwan. Bilang si Emil. Bilang si Nicholas. Papang, huwag kayo mag-alala kay Sofia. Kaya niya yung sarili niya. Makabangon din yun. Tsaka isa pa, ginawahan mo na rin naman yun para rin sa kanya. Alam ko na. Total, dito na rin naman tayo para hindi ka mapaisip. Butlipot tayo dito sa Krakow. Kisa naman mapuro ka rito sa bahay, mapapaisip ka lang lalo. Lulungkot ka pa. At ganun, Lola. Lahat ng mahal ko, iniiwan ako. Una si tatay. Si nanay. Si Kuya Emil. Si Nicholas. Apo, maaaring iniwan ka nga nila, pero andito naman kami. Kaming pamilya mo, mga kaibigan mo. Marami kami nagmamahal sa'yo, Apo. Andito lang kami, sa tabi mo. Sa'yo. Tingin mo ba ako lang sa oras? Hindi. Ako
Kasi pakiramdam ko, ang bilis ng oras. Dami mong gustong gawin, pero mamamalayan mo na lang, lumilipas na yung oras. Hindi mo na magagawa. Paps! Kunan mo ako picture! Sige na! Susunod na. Ngayon na, Paps! Ang pogi ko kaya! Sige na, kunan mo naman ako sa yung binorma ko rito. Tsaka first time ko. Sige na. Yeah! Yes! Okay. Alright, I'm ready. Ay, sabay. Oh, kamusta naman? Ayun, doon tayo. Mas maganda nun. Halika na! Pops! Ayun, oh, doon mo ako una, no? Yung nakaganan ako sa pader. Grabe, Pops, lamig dito sa karko. Dus. Grabe, Pops. Mahal-mahal talaga ng mga taga rito si Pope John Paul II, ano? Siya ang kauna-unahang Pope na taga Poland. Isa rin siya sa pinakamahal ng mga tao. Hindi na rin ako magtataka dahil napakabuti niya talagang tao. Nox, parang close kayo ni Pope JP II. We love you. Saan naman ngayon ni Galas? Sana nasa tahimik ka na. Masakit pa rin tanggapin ang nangyari. Pero kailangan kong ituloy ang buhay. May dahilan kung bakit pinadala ka ng Diyos sa buhay ko. Pasalamat na lang ako na nakasama kita. Na minahal kita. Kahit sandali lang.
Salamat saan? Kasi nandito ka. Dinamayan mo. Sophia, kaibigan tayo, di ba? Sino pa bang magdadamayan? Sir, sige po. Salamat po. Hi, ma'am. Ma'am, ready na ho yung cottage niyo, ma'am. Wala ho siyang katabing cottage tulad ho nung nirequest niyo sa amin. Thank you. Magpapakuha ko na sa second bukas nung papahatid ako sa airport. Tatawag na lang po ng oras sa palis. Okay po, ma'am. Ito po yung susing ng room niyo. Enjoy po. Thank you. Si Marlon sa pier, papang kaya nakapag-para ko ako papuntang Davao. Nasa Cebu po ako ngayon. Wala pong direct flight to Japan from here, kaya bibili na lang po ako ng bagong ticket papuntang Hong Kong. Bukas po na madaling araw ang alis ko. Helen, tumawag ka sa akin kaagad pagkalapag na pagkalapag mo sa Hong Kong. O, papang, siguro po in a few months, makakasunod na po ako dyan. Ate, salubong galing Hong Kong, ha? Siyempre naman. Confirm, sir. Sigurado ka? Sigurado po. Dad, nahanap na namin si Helen. Nasa Cebu siya. Good. Ako na mas makahanap kay Helen. Mamayang gabi, lilipad tayo papunta sa Cebu. Diretso na ako ng airport patas ko dito sa office. Okay, bye. Helen? Sino yung Helen na yan? Wala. Honey, lately napapansin ko, distracted ka. Dahil ba sa Helen na yan? Olivia, wala yun. Isang prospective investor lang ang Helen na to. Eh, ba't kailangan mo ba umalis? Kailangan ko kasi siya nga buli bago siya umalis. Honey, huwag kang magselos. Wala sa akin tong Helen na to. Kailangan ko lang siya para mag-progress ang Fountain of Youth project ko. At kapag nakuha ko na ang kailangan ko sa kanya, burado na siya sa mundo ko, sa mundo natin. Papang, medyo matatagalan po bago ako makatawag ulit sa inyo, ha? Kasi po, pagdating ko ng Hong Kong, magpapalit po ako ng telepono. Didispatchin ko na rin po laptop ko. Helen, gawin mo na ng paraan para makarating ka dito as soon as possible. Hanggat wala ka dito, hindi mapapanatag ang loob ko. Huwag kayo mag-alala, Papang. Kaya ko po sarili ko. Being ikaw ng maalaki, Papang, ha? Huwag mo siya papayaan. Oo naman.
naman lahat eh. Basta pagdating mo sa Hong Kong, tawag ka kagad sa akin o kaya text para mura. Papa, ngayon na po tumayong ama namin ni Mae. Mahal na mahal namin kayo. Handa po kaming gawin ng lahat para sa iyo. At sa lahat ng anak-anakan ko, ikaw ang pinaka-nagmahal at nag-alaga sa akin. You're my only daughter. Pero minsan, eh madalas parang ikaw na rin nanay ko, kapatid, kaibigan. Papa, may favorite kayo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, Papa. Yan, ate. Sinimulan mo kasi. Sente mo tuloy tayo dito o mag-iyakap pa tayo. Ako lang pala. Basta ate ha, pagpunta mo rito ha, papakilala ka dito sa nakilala kong polis. Malaki. Kahal, joke lang, kala mo ha. Basta ingat ka. Love you. Kailahan kung sumama ako sa meeting mo sa Helen na yan. Matir. Olivia, hindi na kailangan. Eh, di ba investor yan? Alam mo naman ako, magaling ako makipag-chikahan sa mga investors, di ba? Look, I can handle this. Okay. Ay, siya nga pala. Ito yung lucky coat mo, ah. Dinala ko. Oh, bakit pa? Meeting lang naman yun. Diba sabi mo, importanteng investor ito, kaya maganda. Suot mo itong maswerteng coat mo. Para nun, ayan, swertein ka at makuha mo yung deal. Why not? Baka kailangan ko swerte para makuha ang Helen na to.